Ako po si kapatid na Victor Neri, dating Katoliko. Ano mo, kumaga kami handog ng Katolik eh. Hindi naman kami tinanong, gusto namin yung Katoliko eh, di ba? Isinubo lang sa amin yun. Hindi naman bawal magtanong, pero nagtatanong pa rin. Pero nung 15-16, dun ka na nagtatanong. Siyempre, di ba? Oh, kailangan mong mangkumpisal. Bakit? Sino yan? Akala ko ba, humans are humans, God is God. Eh, ang pare, sabi ko, hindi ba tao, ang pare tao? Oo. Eh, ba't ko sasabihin yung mga kasalanan ko sa kanya? Hindi, eh, yan yung tamang gawin. Gawin mo lang. So, doon na kami nagka-class nung 16-17 na ako. Bumalik ako. Sa teacher yun. O, sige. Kung tao tayo lahat, religion class yun. Ako, kumpisal sa pare. Kanino kumukumpisal yung pare? Sa Diyos. Eh, ba't di na lang ako dumalik sa Diyos? Sabi ko. Hindi. Siyempre, nung bata. Hindi, wag ka, tama, basta yan. Okay. So, nawalan ako ng ano. Ano ang nakita kong kaibahan ng Iglesia ni Cristo is, nung unang-una, nung ako inaimbitahan, nakita ko yung dedikasyon ng mga kapatid. Yun yung nag-spark ng interest or wonder na, kasi hindi ko nakita yun sa, ano eh, sa Catholic eh. Kumbaga, sa Catholic, bara-bara eh. Alam mo yun? Kung pupunta, pupunta. Kung hindi, hindi. Hindi kailangan magbihis, pwede na katsinas. Yung parang walang-walang sistema. So, nung nakita ko, in-explain sa akin, unti-unti, kabik, sabi sa akin, kapag ka lalaki, nasa kaliwa, mababae, nasa kanan. Ha? Sabi ko, bakit? Nagtanong ko lang bakit, pero nung sinabi sa akin yung explanation, oo nga naman. Sabi sa akin, kabik, sige, kung gusto mong bumalik, balik ka. Diba? Kung meron ka pang tanong, sige po, sabi ko, sige po. So, isip lang ako. Kasi parang ano pa rin eh, sabi ko, love ko nung unang-unang visit ko, parang gusto ko, I want to know more. Sabi ko, I want to know more what's happening with the church, what's going on. Bakit ganito ang dedikasyon? Yun ang question ko noon eh. Bakit ganito ang dedikasyon ng mga tao na to? There must be a reason, di ba? There must be a reason, di ba? Compared to others. Yung isa kong kaibigan, nasa set ako noon, nag-shooting. Panoorin mo to. Kasi may break eh, ang shooting kasi minsan nagte-take ka, minsan natutulog ka. Alam ko na kukunan ako after 4 hours pa, nilapagan ako ng computer. Pinapanood sa akin yung Felix Malalo. So, nunod lang. Nunod lang. Yung nakita ko yung dinadaanan niya, oh, dami ko. Ano, inaaral din niya lahat. Lahat, diba? Yun yung nasa movie, kung ano, kine-question niya. Sabi ko, oh, yan yung ginagawa ko. Oh, sige. So, after the movie, okay. Entertaining. Interesting. Bumalik ako. Sabay, sige nga po. Doktrinaan nyo nga po. Sabi ko, sige po. Nung time na yun, dinoktrinaan kagad ako. Nung sinabi, kaya na po tayo magsimula. Pwede ko na ba ngayon? Sige po. Sabi ko, de, doktrinaan kagad. Sige po. Okay. Ina-explain na, everything is based on the Bible. Sige. Doon kami nag-stop. Taka lang po. Ano yung ibig sabihin po nun na everything is based on the Bible? Kasi yun din naman ang sinasabi ng iba. Di ba? Ang sabi sa akin, literal po, lahat po ng ginagawa natin ay hindi po tayo gagalaw na hindi nakasabi sa Biblia. Sige. Sige nga po, katulad ng ano. Sige po, yung pagsamba. Binasa. Sige po. Eh yung siyempre, yung mga usap-usapan nun, eh yung paghandog. Totoo ba yan? Sabi ko, totoo ba yung paghandog niyan? Opo, andun. Nasa. O nga, ano? So, nung unti-unti na ako nagsasamba, every topic, katulad na nung last week, kung ano yung, kung bakit ako nagsamba, yun yung topic. So, you know, kami, convert kami. Kami, choice namin pumunta rito eh. So, sana, yung pagiging Iglesia natin, isang puso talaga.